Hello guys, morning. Bali, ito yung unang first day. Ng pag-vlog. At ang magiging content ng video na to ay gagawa ako ng bahay. First day paggawa ng bahay. So bali itong project ko na to sa bahay ng aking mga anak. Ito yung magiging project bahay. Bali, naka-design siya ng second floor. Kahapon ginawa ko, nag-layout ako ng sitting layout. At hindi mo na kumamit ng level host. Tapos nito, saka na lang ako gagamit pagka tapos ng hotline. Ito, bali, start na sila ng paghuhukay. Napakalula. Bigay agad ah. Bigay agad yung ano, maso nila. So, bali ito, ang area ng tatay ng bahay. Dating parking. So, naka-design o naka-propose ng Toy Story. Ito yung mga nilayot natin kapon. Para sa mga footings lang muna. Hindi gumagana yan, oh. Ito po, hindi gumagana yung... Hindi pa gumagana? Ito lang talaga. Awak siya yung ganyan. Kaya mo na. Ayan. Tapos saka na lang kami mag-re-label para doon sa tie-bin. Dito ako kukuha ng label references dito sa kalsada. Yan guys. So, tatanggalin muna ng sakyan para walang abalag sa loob. Bala ito yung building na tatayuan. Ano, tuloy na? Oo. Kailangan ng labor. Pwede, pwede. I-apply ko si Yeah. Lilinis muna ng bali ito yung property nakayang bakod na to kaya hindi ko na
Hindi na ako nag-layout ng ano, setting layout para makuha yung angle ng building. So dati, ngayon, ang references ko na lang yung 1 meter dito sa gilid at sa likod. So hindi ko na kailangan maglagay ng butterboard para sa pag-layout. So pansamantala lang muna. Ginuhitan namin yung ano. Yung mga location ng footings. And then saka na lang ako magle-level para sa tie beam ko. Tapos ng layout para makuha ko yung exact level ng depth ng footings ko kapag nakapaglagay na ako ng waterboard para sa tansi. So yun lang muna guys ang naging trabaho ngayon. Buhukay. Tapos ng hukay, na 6 na poste. And then, doon ko lang kukunin yung lalagay yung butterboard para may lagay ko yung tansi para makuha ko lahat yung center line ng columns. Yan guys, yan. Yan. Ito kasi bahay ito kapag namin, kaya dito na lang kami susunod. Kaya hindi na ako kumuha ng eskwala sa gilid para makuha yung exact angle ng building dahil mayroon ng dating bakod. Yan guys, ito mabakod na yan. So ito yung bakod na yan. Naka-ingin na naman na lahat yan, kaya walang naging problema sa pag-layout kahapon. Sitback na lang ako ng 1 meter para sa requirements ng municipality as per building code. So yun, sinundan lang namin yung requirements ng municipality na 1 meter setback sa likod. And then dito sa gilid kasi corner to, so required ng municipality ang setback dalawa, side at saka likod. So ngayon halos dalawang araw kong inaayos sa ano, municipality. At yun nga, medyo mahigpit yung mga ginawa kong plano, yung mga comments, kaya kahapon, mao ng Diyos, na-finalize na namin at mayroon ng approval. So waiting na lang yung building permit. Within a week lalabas, pero nagbigay na sila ng go signal na maghukay. So yan guys, yan masakang tala, marami pang i-declare na kunting gamit ito. Yan yung unang butas o footing. I-start na sila ng pag-ukay. Yan guys. So bali, ang ano nito, pakyaw na butas. Masakali
Bigyan po sila ng 4 days. Oo, yun muna. Ito lang yung sukat, basta yan. Yung weight na yan. Hanggang dyan lang kayo. Certain period na pag-uukay. Pero mamaya na siguro dadagdag sila ng tao. Para yung cordis na binigay ko meet nila yung deadline. So, i-update na lang araw-araw. Kasi starting doon hanggang sa matapos. Ipapit ito araw-araw. So yan, natin yung pangatlo. Bali ang style nila, bali tiki-tiki sa may butas, tiki-tiki sa tao. Siguro pagkaganito ang sistema nila, makukuha ng 3 days. Yan lang muna guys. At, update na lang. Ano yung mga activities natin araw-araw dito sa tatayong bahay. Guys.